Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel. Today po, gagawa tayo ng isa na namang nauusong tinapay. Ito ay ang flan de sal. So ito po, nilagyan natin ng palaman na leche flan. And then, yung ibabaw niya, nilagyan natin ng caramelized sugar. So tara, umpisahan na natin. Ito yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng warm milk, ng 2 eggs, medium size, yeast, kailangan natin ng sugar, ng salt, butter, at yung ating all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, pwede rin yon. Kuha lang tayo ng sugar, then i-sprinkle natin dito sa ating warm na milk, then ilagay na natin yung ating yeast. Then, hahaluin lang natin siya. Pagkatapos nating mahalo, i-set aside lang natin siya habang ihahanda natin yung ating dry ingredients. Sa isang bowl, ilagay lang natin yung ating flour. Then, isunod natin yung ating sugar, yung ating salt. Then, imimix lang natin siya hanggang sa mag-combine siya lahat bago natin ilagay yung ating wet ingredients. Then, lagay na natin yung ating milk at saka yung ating yeast mixture. Then, sunod natin ilalagay yung ating egg. Then, ibibit lang natin siya gamit ang ating dough hook na hanggang sa mag form siya ng dough bago natin ilagay yung ating butter. Pwede rin po kayong gumamit ng inyong kamay sa pagmasa ng ating dough. Gumamit lang ako ng stand mixer para mabilis yung ating video. Ngayon, ilalagay na natin yung ating butter. Then, ibibit natin siya ulit hanggang sa mag-elastic na yung ating dough at saka smooth na siya. Remind ko lang pala kayo guys, hindi po pare-pareho yung flour natin. May flour na matakaw sa tubig or sa wet ingredients. So, pagka ganun po, mag-a-add lang kayo ng flour 1 tablespoon at a time hanggang sa ma-achieve nyo yung tamang consistency ng dough. Ayan na po yung ating dough. Ayan, smooth na siya. Then, titingnan natin, i-stretch natin siya. So, ayan, pag ganyan po, ibig sabihin, ready na yung ating dough. Naglagay lang ako ng oil sa aking bowl. Then, ilagay na natin yung ating dough. Then, irarise natin siya ng 1 to 2 hours hanggang sa magdoble yung size niya. Papakita ko lang sa inyo yung ating window paint test.
Yan, pag ini-stretch nyo siya, hindi na siya napupunit. So, kailangan gagawin nyo itong procedure na to para malalaman natin na ready na yung ating dough. Lang natin siya ng malinis na towel. Then, ira-rise na natin siya. Para naman sa ating filling, kailangan natin ng leche flan at yung ating breadcrumbs sa ating coating. Ayan na yung ating dough. Malsa na siya. So, ngayon po, i-divide ko lang siya into 45 grams each. Pero ito po, optional lang. Pwede nyo namang estimate nyo na lang kung anong gaano kalaking size ng tinapay ang gagawin nyo. Kung pang bahay lang naman, pwede nyo nang hindi na siya timbangin kung kakainin lang sa bahay. Pero pag ibebenta nyo po, kailangan nyo po ng kiluhan or timbangan para pare-pareho yung laki ng ating tinapay. Ngayon po, lalagyan na natin ng palaman yung ating pandesal. Then, lalagyan na natin siya ng breadcrumbs. Ayan. Ulit-ulitin nyo lang tong proseso na to hanggang sa matapos nyo lagyan ng leche flan yung lahat ng inyong tinapay. Tapos ko nalagyan ng leche flan lahat. Ngayon po, paalsahin natin siya ng 1 hour or hanggang magdoble lang yung size niya. Tatakpan lang natin siya ng malinis na towel. Ayan na yung ating tinapay. Nagdoble na siya ng size. Ngayon, ibibake na natin siya sa ating naka-preheat na na-oven. 180 degrees Celsius for 18 to 20 minutes hanggang sa mag-golden brown siya. Ayan na yung ating pandesal or flandesal. Golden brown na siya at ang lambot nito, guys. So ngayon, ibabrush ko lang siya para matanggal yung breadcrumbs sa taas bago natin lagyan ng caramelized sugar. Ngayon naman, gagawa tayo ng caramelized sugar. Naglagay lang ako ng 1 and 1/2 cup na sugar sa ating lutuan. Then, imimelt lang natin yung sugar hanggang sa mag amber color na siya o golden brown. Ayan po, unti-unti nang natutunaw yung ating sugar. Continue lang natin yung pag-stir natin, guys. Huwag nating iwan para hindi masunog yung ating caramelized sugar. Ngayon, ready na yung ating caramelized sugar. Ilalagay na natin dito sa ating tinapay. Ididip lang natin yung ating tinapay dito sa ating caramelized sugar. So, ingat din tayo kasi medyo mainit yung caramelized sugar. Baka masunog yung ating kamay. Ayan na yung ating flandesal.
Sana nagustuhan niyo itong video na to. Kita-kits po tayo sa aking susunod pang mga videos. Sana po, huwag po nating kalimutan mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel.